and have hope toward God within themselves also alone, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. Okay, sabay-sabay. And herein do I exercise myself to have always a good conscience, void of offense toward God and toward men. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, ang kwento, Panginoon. Ang totoong nangyari sa inyong lingkod, si Paul, yung mga kasama, Panginoon, matuto kami, Lord, sa aking mga mababasa, pag-aaralan niyong hapon, Panginoon. Salahin niyo po ang gawa ng kaaway. Maraming salamat po sa nakarating, Panginoon, even sa online na ginig, Panginoon. Kaya pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, naalala ko sa online, ang hirap makinig. Sana malinaw, no? Okay. So, pakisaway na lang yung maingay, ha? Hindi tayo mapag-concentrate. Maglayo nga kayo. Dito ka, Stephen. Ayan. Okay, sinong bida sa Book of Acts? Anong ginagawa ni Paul? Nag-worship. Ha? Nag-worship? Paano siya nag-worship? Okay, tama. Nabasa kanina, worship, di ba? So, nag-preach siya, evangelist po siya, nagtatag siya ng mga churches. Dami niyang ginagawa. At hindi lang yon. Ito yung mga isa mga namin ginagawa ni Paul, hindi na ginagawa ng mga missionary ngayon. Ano yun? Bungit ko na dati yun, eh. Di ba minsan, kalaban ni Paul, mga lingkod ng Diyos, kalaban natin yung mga false teacher. So, kailangan nyo, katulad nung nag-speech siya nung mga ilang beses na, di ba? Nagulpi lang siya, tapos, oh, Paul, easy ka na lang, ha? Ganun siya. Kasi minsan, hindi niya mapigilan yung sarili niya, preacher siya, anong gagawin niya? Tapos, nakikita yung mga tao, katulad sa Pilipinas, ano yung mga problema ng mga Pilipino pagdating sa religion. O di ganun din, di ba? Ngayon, di lang Catholic ang problema natin. Pati ngayon, gobyerno, pati mga iglesia ni Manalo, iglesia ni Soriano. Dahil ating kalaban, tapos hindi pwedeng hindi lalabanan yan. Amen? So, si Paul, wala siyang ano, lahat ng kailangan niyang gawin para sa church, para kumalat yung salita ng Diyos at matutunan ng mga tao, ginawa niya. At ganun din tapa tayo. Yung iba ngayon na maaluf na sa'yo pag ikaw, preacher ka tapos nitira mo yung mga false teacher, eh, kailangan mong gawin yun. Hindi pwedeng hindi. Actually, dapat mahiya ka nga sarili mo. Ang tawag mo sarili mo, preacher, sa'yo magpangalanan yung mga kalaban ng Diyos. Hindi pwede yun. Amen? So, madalas, kaya napahamak si Paul, minsan, mayroon din siyang ginagawang mali actually, pero madalang yun. Nabanggit ko sa inyo last time, parang may mga compromise kasi si Paul na konti. Dito actually nangyari yun last time. So, ngayon ay hinuli na siya. Nagulpi siya, hinuli siya, naprotektahan siya ng mga Roman soldiers, kahit paano. Pero kinulong siya. Sa tapos na rin tayo doon, natakot din yung Roman mga soldiers kasi citizen pa siya lang ng Rome, si Paul. So, mali yung ginawa nila kay Paul. So, nakita rin natin last time yung paano, yung wisdom ni Paul, ginagamit niya para naman siya hindi masyadong madiin. At syempre yung ibang tao, katulad nyo ngayon, paano ko yung mapapersuade sa aking mensahe kung hindi nyo makikita si pastor, tama pala yung mensahe ni pastor. So kailangan nyo, lalabanan yun. Sabi sa inyo nga, di ba, yung iglesia ni Manalo, nag-active na naman sa lugar nyo. Ano sinabi ko sa inyo? Anong nga sabihin nyo sa kanila pag in-invite kayo? Alala nyo pa? O, tanungin nyo agad, si Kristo ba tao? O Diyos! Ganun ninyo, sindagan nyo. Kasi kahit maniwala kayo, alam nila, mali sila dyan. At napakalaking ano niya, doktrina niya, napakimportante. Si Kristo ba tao, Diyos? Hindi na babalik yun sa bahay niya, sigurado ako. Maganda yun, lakasan nyo pa. Para marinig din ng mga, kasi mamabola pa yung iba eh, di ba? Ang kaya nyo, ha? So, pwede naman may galang din naman, pero tanong lang naman yun eh. So, may way para labanan yan. So, si Paul, ginamit niya kung ano yung nalalaman niya. At nilabanan niya yung mga yan. At ano pa nangyari dito? Yun sa Jerusalem nga, may compromise siya. Kaysa
alay-alay pa kasi siya sa ano, sa temple, nahuli siya, tuloy siya doon. Hindi naman niya kailangan gawin. Like Kristiyano na siya. At ang sabi sa Bible, sino daw yung templo ng banal na espiritu? Yung mga mananampalataya. 'Di ba? Alala niyo pa 'yon? Ano yung kinabisado natin? Wala dito yung mga active eh. Kalimutan ko rin. So, ang templo ng Diyos ay mga mananampalataya, yung katawan mo. Ikaw mismo, dyan nananahan ang banal na espiritu ngayon. Ngayon, ba't kailangan bang pumunta sa kung anong templo? Hindi na kailangan yun sa New Testament. Okay. Though ginamit yung templo na illustration, especially actually tabernacle. Yung templo na yan, sila-sila na gumawa niyan eh. Ang talagang may sukat na binigay ng Diyos, gaano kalaki, anong materials, yung tabernacle. Okay? Yung parang tent lang siya. So, hindi masyadong mag-arbo kailangan yan. Pero, nung time nila, established na sila, natuwa rin naman ng Diyos nung ginawa ng temple. Kaso, pinabayaan ng Diyos na masira kasi doon na yung confidence nila eh. Sa templo, nagyabang na sila. Parang kunwari tayo, yung na, alam nyo yung ibang baptist, diba? Ganito rin nagsisimula yung mga konti lang. Kahit baptist pa yan, pag yumama na yan, dumami na, yabang na rin. Alam mo, sino na rin. Yayabang na. So kaya, madalas, anong ginagawa ng Diyos para yung mga tunay hindi masalido sa mga ganong klase? Ginagawa niya, dinidestroy niya. So ngayon, yung ibang baptist na, no, parang di na rin baptist. Lumaki na, nasira na sa doktrina. Pag mali ka na sa doktrina, church ka pa rin ba? Hindi na. Yan ang warning ng Diyos. Aalisin niyo yung pagiging church niyo pag kayo ay humiwalay. Dapat niyo ituro. Anyway. So dito na tayo ngayon, nahuli na siya. Nagulpe. Tapos dumipensa na rin siya. Naalala niyo yun sa... Nung, saan nga ba yun? Doon sa, kung di nagkakamali, hindi sa Marcel to, doon sa tempo, sa castle, yan, sa castle. Okay? Nagdepensa siya doon, nagalit yung mga tao, narinig niya yung depensa niya, or yung sa Gentiles, yung sinasabi na iba eh. So, kinuha na naman siya nung, Lysia, since yung pinangalaan ng kanina, commander. O sa kinulong, tapos naalala niyo yung mga Hudyo na gustong patayin siya, di ba? Last week. So, pinotektahan din siya doon dahil marami nang gustong pumatay sa... Ba't yung mga lingkod ng Diyos gustong patayin? Sino yung gustong pumatay sa lingkod ng Diyos? Mga false teacher, yan. Tsaka yung mga katagasunod nila. Di ba? So, kaya minsan natatakot din ako sa akin, sarili ko. Kung may nakarinig dito sa YouTube. No? Eh, may anong gupuro dyan, ganyan. Ako, pag-iinitan tayo nyan. Pero tuloy lang tayo, amen? Yun, so gusto siyang patayin at naprotektahan naman siya. Kaya siya dinala dito. Okay, dito na tayo sa chapter 24. Dinala siya kay Felix. Sino si Felix? Si Felix ay governor. Okay, naalala niyo yung binasa natin yung letter ni Lysias. So, pero hindi muna siya dininig. So, hinintay nila yung mga accuser. Pag sinabing accuser, ano yung accuser? Nanguusig yung nagbibintang. Ayan, kulong yan. Bakit? Ano ginawa niya? Diba? Nalaman ko nung ako yung nag-ministry sa jail. So, ganun pala yun daw. Pag ikaw ay walang magdidemanda sa'yo, hindi ka makakulong. Kasi yung gobyerno, hindi na pwedeng kulong ng kulong yan. So may mga narinig ako doon, kunwari, yung nagreklamo kay, kunwari lang, kay DM, nakulong si DM. Ay, DM, nag-ingay yan, ganyan-ganyan. Nagpaputok ng baril. Kukulong ka nun. Tapos, nung, sige, sasampanan ng kaso si DM. Kaso, sino nagreklamo dito sa taong to? Hahanapin yan. Okay? Pag hindi ka na nag-appear, makakalaya ka na kasi wala na yung accuser mo eh. Ano ba yun? Kasi ang trabaho lang ng gobyerno, di ba? Isa ay kulong nga yung, although actually mali yun eh, pero
yung gobyerno ay nagpapatupad ng mga policy nila na para mapabuti yung mga tao. So, kinukulong nila yung mga troublemaker. Katulad nyo, pag kayo, makulit. Kaya minsan, gusto ko ng kulungan dito eh. Hindi, yung ibang church, meron talaga eh. Mga kulit, may kulungan. Hindi naman, no? Pero, yan. Okay lang yan. Huwag nyo lang, ano, huwag nyo nang pansinin. Okay, makinig na lang. Yung mga dapat makinig. So, ayun. So, pag wala ka ng accuser, wala nang galit sa'yo, ba't kayo nakukulong? Eh, gobyerno, parang utosan lang natin yung gobyerno para mapanatili yung peace and order. So, pag wala na yung accuser, wala na ang kaso. Okay? So, sa case ni Paul, may mga nagreklamo sa kanya, kaya yung, syempre, yung parang pulis ng panahon nila, eh, kinulong muna siya. Tapos, lilitisin siya. Okay? Naintindihan mo lilitisin kung may ginawa ba talaga masama to, wala naman. So, ito na ngayon, sa chapter 24, dumating na yung mga accuser niya, matindi yung mga accuser niya, mga Hudyo, kasama pa dyan yung high priest. Pag sinabing high priest, siguro dito, ano, sino bang high priest dito sa Pilipinas? Mga cardinal yan eh, di ba? Imagine mo, cardinal lang mag-habla sa'yo. Hindi. Di ba? So, kunwari, si pastor, iya-habla ni cardinal. Sino bang uso ngayon? Tagle, di ba? Yung mga yan eh. Yan ang mga mataas ngayon eh. Pastor! Ayan, nag-preach yan. Masama sa Catholic. Sabi nila, 82% ng pare, bakla. Ah, ganun. So, iahabla ka niya. Pwedeng gawin yun. Okay? So, kakabahan ka na yan. Kung alam mo, gumagawa ka ng masama, di ba? Pero wala kang ginagawa masama, hindi ka matakot kahit sino pang high priest yan. Amen? Kahit si Pope pa yan. Mahirap kalaban si Presidente. Pero again, kung alam mong tama ka, hindi ka na maprotekto ang alaman ng Diyos. Amen? So yun na, dumating na sila. At may kasama. No? So marami silang kasama with the elders, mga leader din yan. Pero pansinin nyo, mayroong kasamang isang orator. Ano yung orator? Itong orator, ito yung mga magaling magsalita. So, pansinin nyo rin, kahit yung pag pinapansin yung mga balita ko, hindi ko masyadong pinapansin na yan, pero napansin ko yun, yan, sa headline eh. Sino yung kilala nyong nililitis sa Senado pa, di ba? So, di ba, hinahanda nila yan, yung kanilang mga witness at magagaling magsinungaling yan. Hindi, depende ha. Kung nasa binayaran niya, magaling magsinungaling yan. Kasi pag tinanong yan at medyo kinabahan, ayun, nag-iisinungaling pala to. Wala na yung kaso nyo agad, di ba? Naalala nyo yung dinala ni last time ni, ano? Sino senador yun? Inagtakip pa ng muka. Oh, dinala ni Trillanes. Hindi ko alam kung anong totoo dun, ha? Si Bitoy. Bitoy ba yun? Hindi kayo nakikinig ng balita. Yung Bitoy ay Kesyo, may nalalaman siya kay Duterte, tsaka kay... Totoo daw yun eh. Mga anak ni Duterte. Sino ba yun? Si Paolo. Mga drug, ano talaga yan eh. Anyway, hindi na patunayan. Bakit? Kasi bandang uli, bumaliktad. Yung witness. So, ganun ang ginagawa nila kay Paul. Para sila ay makonvict si Paul, kahit wala siyang ginagawang masama, mayroon silang pinaka sinungaling. May pangalan pa. So, huwag niyong papangalan sa anak niyo ito, ha? Tertullus. Sinungaling. Magaling magsalita, pero sinungaling. Ha? Sino sinungaling dito? Okay, sinungaling, ha? Paano mo magaling magsinungaling? Paano ba yun? Paano mo gubaling magsinungaling? Ha? Lahat yan, pinapractice. Diba? So, okay, minsan, wala akong against sa mga salespeople, hindi naman lahat siya, hindi naman lahat siya sinungaling. Kasi kailangan lang ng sales, sabihin mo, na binibenta mo, bumili kayo. Hindi lahat siya masama. Pero yung iba kasi, para mas makabenta ng malaki, konting sinungaling yan, di ba? Ay, sir, napakatibay nito, kahit hampas mo sa ulo mo, di maisira. Mga ganun yan eh. So, ito, wala pa nagbabalik sa akin ito. Mga ganun. Pag totoo, walang problema doon, paano? Kaso, paano ka makabenta minsan, di ba? May konting kasinungalingan. Ngayon, ganoon din yung mga witnesses.
Yan, bayaran yan, yung mga sa Senado. So, naalala yung bakla, doon ako sa maasar eh. May nag-Facebook, may nag-meme sa Facebook. Alam niyo yung bakla, di ba? Yung nagsusulong na sogi. Pumasok sa CR ng babae. Tapos pinagbawalan, alala niyo yun? Pangit nun. Di ba? Nay. So, ano nangyari doon? Ilang araw nag-hearing yung Senado para sa bakla na yun, di ba? Alala niyo yun? Lahat tayo, nakalimutan na yung problema ng buong bansa. Tapos, hindi ko na pinakindin lahat, pero nababasa ko kasi. So, gano'n ka kasinungaling para humarap ka sa live television, di ba? Grabe yun, talagang ano yun, hindi ako nagkakamali, bayaran lahat yan. Sinong babayad dyan sa mga bakla? Siyempre, yung mga kapwa niya, di ba? Para tanggapin sila ng lipunan. Ay, nakakawa naman yung body. Gusto niya mag-CL sa babae. Patati siya hadlangan, di ba? Oo, oh, nakakawa naman sila. Di ba? Pag ganun kagaling magsinungaling yan, madadala yung mga, especially yung mga syunga-syunga, di ba? Marami tayong kababayan, syunga-syunga. Nagpapaawa pa yan. Ba't naman saan siya pipigilan? Eh, mag-asawa sila, nagmamahalan sila. Pwede mo lang murahin, nakakaasar eh, di ba? So, bayaran yan, amen? Nakikita niyo siya sabi ko. So, hindi po bago yan. Sa Bible, meron ng ganyan. Yung mga anak ng demonyo na to, kalaban nila, anak ng Diyos, lingkod ng Diyos. Paano nila akusahan yan? Yung matino yan, anak nga ng Diyos eh, lingkod nga ng Diyos. So, mahirap yan. So, magbabayad sila ng taong sinungaling. Yung praktisado na sa kasalungalingan. Amen? At madami yan sa Hollywood. Diba? Napansin nyo, pag meron silang gustong isulong na, ano, kailan lang, yung mga bakla na naman eh. Kesyo yung mga ang gandang babae, sabi niya, actually, lalaki ako eh. Kita nyo yun? Hindi nyo pa alam, kasi nga, yung mga friends ko, kasi kung ano nang share eh. Ang gandang artistang babae, actually, lalaki ako eh. Si Janice po. Janice? Iba pa yun, no? Pilipino yan eh. Meron sa US, ganyan. So ngayon, pag magaling magsinungaling, maaka, loko, di ba? So kaya ito pinag-aaralan natin, salita ng Diyos, lantan nyo mga bata. Kasi, darating sa buhay nyo, lolokohin kayo ng mga yan, mga lingkod ng Satanas. At sabihin, Marus, gusto maging lalaki? Ah, ganyan yung ganyan, mga babae yan. Yung ibang mga Hollywood, ano, alam niya ginagawa sa mga lalaki nilang anak, binibisa ng babae. Loko-loko na po yung mga yan. So, pero din sa case ni Paul, again, ha, si Paul ay lingkod ng Diyos. Pinipreach siya lang yung totoong Diyos. Kung ayaw niyo makinig, di huwag kayong makinig. Pero gagawin ko, para sa mga gusto makinig, ipipreach ko sa kanila ang totoong Diyos, ang Panginoong Jesus, para maligtas sila. Ganun ang business natin eh. Hindi tayo manggugulo dyan pag ayaw nilang makinig sa atin, di ba? Pero imagine nyo, gusto siyang patayin, gusto siyang ikulong. So yun nga, merong, ito, pansinin natin bawat salita nitong kasinungalingan na to. Dito tayo mag-focus ngayong hapon, okay? So mag-ingat kayo sa mga taong sinungaling, pero makikita rin natin yung katalinuhan ni Paul dito mamaya. Okay, so nung tinawag niya, oh sige, Tertullus, pambira, wala namang bayaran to, wala naman siya nung nangyari yung gulo. So pero dahil binayaran na siya, mag-speech siya. Okay, sige, go! Began to accuse him, saying, pansinin niyo yung umpisa nito, medyo ano pa siya eh. Seeing that by thee we enjoy great quietness. So sinasabi niya si Felix, kasi daw pinupuri niya si Felix, magaling kang governor, may katahimikan tayo dito dahil sa'yo, ang galing mo. And that very worthy deeds, ang galing mo talaga, are done unto this nation by thy providence. Salamat po, Felix. Kung mga binabola niya si Felix. Okay, nakita niyo may mga sinungaling, ganyan din yan eh. Siya, ang pogi mo, bagay sa'yo to. Hindi naman, di ba? Pero para mabola ka, gawin mo yung gusto nilang gawin mo, anong gagawin sa'yo? Bobulahin ka. So mag-ingat kayo dyan. Ay, mga ladies din, ganyan yan. Ba, may naliligaw sa'yo, unbeliever. Ang ganda mo talaga. Ikaw na pinakamagandang nakita ko, babae. Dapat maano ka na nun, eh? Kung matalino ka, pag gano'n na yung banat, ewan ko.
Naniwala ka pa. Pero iba sa inyo. Ewan ko. Okay, so pinola siya. Ito pa. We accept it always and in all places, most noble colleagues, with all thankfulness. So, nagpapasalamat ako sa iyo. Galing mo talaga. Okay, tanggap namin yung sinasabi mo. Walang kinalaman yung dito, pero binibling forth niya kasi nga, nambobola siya. Ngayon, ito na, babaanat na siya kay Paul. Notwithstanding, okay, that I be no not further tedious unto thee. Siya mismo, nakaintindihan niya ba yun? Parang alam niya na, nakakagulo na siya, ang dami niya sinasabi. Kaya sabi niya, okay, without further ado, okay, dito na ituloy na kita. Okay, sabi niya doon. I pray thee, that thou wouldest hear us of thy clemency a few words. Ang dami niya sinabi, nasa a few words pa. Anyway, ito na yung unang bana niya kay Paul. For we have found this man. Ngayon, ito si Paul. Ito. Nakita niyo ba ito? A pestilent fellow. Ano yung pestilent? Alam niya, di ba? Peste. Nakaka-peste na ito. Yung number one, ha? And number two, a mover of sedition among all the Jews throughout all the world. Intindi, di ba? Kumbaga, terorista to. At ano siya, hindi lang siya yung ano, ha? Matindi to, siya yung leader. Anong sinasabing ganun? And a ringleader, ayan na, of the sect of the Nazarenes. And had gone to profane the temple whom we... Ayan, so apat yung ano niya, yung accusation sa kanya. Una, peste to. Totoo ba yun? Nakaka-peste ba si Paul? Nag-preach siya lang, hey, mga soul winner dito, peste ba tayo? Pero ibang tao ang tingin sa atin ganun. Pag yan ay mga lingkod ni Satanas, tsaka mga insecure na tao, hindi nila ang ginagawa nila. Magiging ganun yan. Kaya sabi nga sa inyo, alam mo agad kung sino yung mga anak ng demonyo eh. May ginagawa ka lang, kung hindi sila believe sa'yo, huwag silang makinig, tapos. Okay? Pero huwag ka nilang pipigilan kasi yung mga gustong makinig, hindi nila pag-aari yun. Kaya minsan nakakasapag sa mga subdivision, ang pinaka-boss lang dyan, yung guard. Ano ang tabaho ng guard at ang alam, hindi ako nang lalait, ha? Pero minsan kasi, nakakawa, tabaho kasi nila yun. Okay? Marami yung ilalang guard, mabait. Okay? Pero minsan pag nautusan yan, oh, wala mong papasok dito ng ano, hindi taga dito. Yung maganda sana yun, kaso, paano yung mga soul winner? Diba? So, hindi tayo peste, pero yun ang accusation sa atin. Pero kasi sila napepeste sa atin kasi nga, alam nila, sa Diyos tayo, sila sa demonyo. So, ang tingin nila sa atin, peste. Okay, kaya huwag kayong madi-discourage. Mga bata, again, tuturuan namin kayo ilang taon para maging soul winning, para maging effective soul winner kayo. Hindi kayo madi-discourage pag kayo ay ang tingin sa inyo naman tao, peste. Kahit hindi, amen? So, number two, mover of dissension. Again, parang ang teroristang big time. Again, di totoo yun, pero bakit siya inaakusa ng gano'n? Kasi nga, parang tawaran lang yan eh. Sa, kunwari, gusto kong makabenta ng mahal. So, magkapera. Ang halaga lang nito, kunwari, 100. Gusto kong magkaroon ng 400. O dapat, ibenta ko to at least mga 200 lang. Eh, gusto kong kumita ng malaki na gagawin ko. Diba? Tataasan ko ng gusto. Sir, ang ganda niya, no? 500. Naku, mahal naman yan. Di po, sir, kasi napakaganda. Ano naman yan? Pambobola pag sinungaling. So, ganun din yung mga accuser. Alam niyo ba yun? So, para maniwala, ha, ginawa niya yun. Naku, kulong na yan. Diba? Kahit hindi. Kunwari nga ito, peste na agad. Eh, ano bang ginawa niya? Hindi naman siya ng peste dun. Tapos, mover of sedition agad, eh, soul winning lang naman siya. Wala naman silang gagawing masama. Okay? So, ringleader, parang ganun din yun. And ito yung accusation sa kanya. Ang ginawa daw niya ay binastos yung templo. Ano yung sabihin nun? Alam niyo yung bastos, di ba? Lagi sinasabi sa inyo, pag nag-pray, tahimik, di ba? Kahit ngayon, nag-aaral tayo ng Bible, ano sino yung mga bastos dyan? Yung maingay. Tapos, ayan, bata yan, okay lang yan. Okay? So, biglang, ay, tatawa na lang dyan. O kaya, papatawa or something. Hindi tama yun. Ngayon, ginawa ba ni Paul yun? Binastos niya ba yung temple? Actually, sumusunod nga siya. Yung practice na ginagawa niya actually is, kung naalala yung kung dito kayo, hindi wala yung basta sa inyo eh.
Ang accusation sa kanya doon, yung mga kasama daw niya, mga Greek, di ba? Hindi naman totoo. Hindi ko alam kung nasa itsura, hindi naman. Pero sa kanila kasi ay kabastusan yun. Actually, mayroong maalala ko sa Malaysia daw ata. Pag galit din yung mga Muslim sa Kristiyano, inaakusahan. So, galit sila sa baboy, kesyo may nagtapon daw na ulo ng baboy sa templo. Ginawa nila, sinunog nila yung mga churches. Now, kung nasa gagawin mo talaga yung Kristiyano, kung hindi nga gawain ng totoong Kristiyano yun. So, pero parang magkaroon sila ng dahilan para tirahin yung mga kalaban nila, sila mismo yung gumagawa. Or, magbibintang sila lang hindi naman totoo. Okay, so ano ganun yung nangyari dito? Inakusahan sila na binastos na yung temple, hindi naman. Okay, manig. Ayun. By the, ito pa rin yung si Tertullus, ha? Nag-speech siya. But the chief captain Lysias came unto us and with great violence took him away out of our hands. So medyo dinadami niya na ngayon dito yung ano. Kasi parang sinasabi niya, dapat ginulpi na namin yan eh. Dapat hinusga na, tapos inalis pa sa amin. So galit siya sa mga nagpoprotekta sa kanilang kalaban. So alam niyo, ganyan din tayo ako na nalalaman ko sino yung mga hindi rin maayos sa Diyos. Kunwari, meron dito, kunwari, sa inyo. Kaya nga pinipreach ko ng gusto, yung dapat natin preach. Sabi, mga bakla! Hindi welcome dito. E kumunta si DM, kunwari. Alam ko na, meron tong, may something tong, ba't niya puprotektahan yung bakla, for example, di ba? So kaya pinipreach natin, nung napansin nyo dito, pinipreach natin lahat. Malinaw, walang tawag dito. Sa English kasi is vague. Kasi malabo. Walang malabo tayong pinipis. Pag sinabi, pag alis mo dito, alam mo yung stand ni pastor. Hindi yung ibang ginagawa kasi ng ibang preacher, kaya galit din tayo dyan. Ginagawa nila, sinasanay na yung mga tao na makinig doon sa preacher, sa kanila, pero kahit din nila lang kung yung stand niya, ano mas stand ni pastor? Parang medyo ganun eh, pero hindi ko din alam eh. Diba? Ginagawa nila, sinasadya po nila yun. Kahit mga politiko, pansinin nyo yung mga politiko. Pag nangako yan sa, di ba, kahit sa mga debate. Ikaw ba, Duterte, pabol ka ba sa mga bakla? Yun na naman eh, no? Hindi, lahat sila may karapatan, pero hindi masama yan, pero hindi dapat yan. Pag sumagot ng gano'n, alam mo yung position niya ba o hindi? Di ba, hindi mo alam eh, kasi. So bakit nila ginagawa ng mga politiko yon? Para mas maraming, ano mong gusto nang gawin niya, mga boto, di ba? Ay, sinabi niya pala dito, pabol naman siya eh. Tapos yung mga against, hindi, sabi niya against siya, hindi boto natin. O di nakuha niya lahat yung boto, di ba? Sinasadya nila yan, mga sinungaling. Hindi sila interesado sa katotohanan, interesado sila sa boto mo, pag politiko. Asa ba si nanay? Yung mga yan, di na ano. Okay. So yan, mga ano po yan. Ngayon sa panahon natin ngayon, parang ano na yan eh, parang normal na yan eh. Pag ikaw yung batang ano ako, lumaki ako sa TV. So minsan, kung di ko narinig pa yung preaching na salita ng Diyos, di ako nasanay sa church. Walang daming pinaniniwalaan, nakala ko, nalalaman ko yung nalalaman ko, hindi pala. Kasi nga, yung mga lagi nating naririnig, mga sinungaling, mga smooth talkers, tinatawag sa Bible. Minsan, no? So, hindi ganun. Minsan talaga masakit ang katotohanan, kailangan mo sabihin. Anyway, so, inakusahan niya na kalaban niya pala tong governor kasi gusto nila magulpe, inalis sa kanya. Anyway, sabi niya, commanding his accusers to come unto thee. So, parang sinasabi niya na dapat na hindi ka na naabala eh. Kasi inabala ka pa nitong si Lysias eh. Kasi gusto lang niyang depensahan si Paul. So again, yung mga lesson natin na nakaraan, minsan, yung mga taong hindi naman natin kakampi, minsan pag ginamit ng Diyos, yung magiging kakampi natin. Even yung mga unbeliever, magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi kahit paano, may konsepto yan ng mali, tama, tama't mali. So huwag kayong matakot, amen? Kahit sa vaccine na yan, kahit sa lockdown na yan, iniwala ako sakaling hulihin man tayo dito, yung ibang tao dyan, meron pa rin logic yan. May logic yan, pwede mo yan pakiusapan. Unless nga na talagang hinayaan na ng Diyos na mangyari yun, na ma-persecute ka. Amen?
So, hindi natin kailangan matakot na parang ano na tayo, quipol na tayo. Eh, ako na, give up mo na yung church. Hindi natin kailangan matakot yan. Amen? Okay. So, yun na. And the Jews also assented saying that these things were so. So, ibig sabihin, hindi lang si Tertullus ang sinungaling. Okay? Siya lang yung speaker nila. Pero itong mga Hudyo, dahil nga, I believe, pinilano na. Hindi sinabi dito, pero I believe, pinilano na yan. Ba't ka pa magkakaroon ng orator para, di ba? So, kung may accusation ka, di accuse mo lang. Anyway, kung sinungaling si Tertullus, ganun din yung mga Hudyo. Kasi sinabi, oh, ganun, tama nga yun. Eh, lahat yung pinag-aralan natin kanina, hindi naman totoo about Paul. Pero sinabi nila, totoo yun, and therefore, lahat sila mga sinungaling. Okay, nakuha niyo yung picture. So, ngayon, anong gagawin mo pag ikaw ganun? Ikaw yung naipit, pinagtulungan nga. Alam niyo yung pinagtulungan? Sa English, gang, ano yun? Na gangster ka. Gang up, parang ganun. Ibig sabihin, oh, para ma-idea natin, nag-uusap na yan. Kasi yung testimony ng maraming tao, malamang sa hindi, totoo kasi yung madalas. Pero pag talagang pinagplanuhan ka lang, pare-pare sinungaling, pwede mangyari. Matatakot ka kasi, uy, wala akong kampe. Pero pansinin niyo si Paul, parang walang takot siya dito. Okay, ganito tayo dapat, ha? Again, kung alam natin, nasa tama tayo. And then Paul, okay, tapos na yung sinungaling. Si Paul, sabi ng governor, okay, ikaw na. O, sige, salita siya. And sinabi niya, for as much as I know that thou hast been many years a judge unto this nation, I do the more cheerfully answer for myself, because thou mayest understand that there are yet but 12 days since I went up to Jerusalem for to worship. Okay. So napansin niyo parang may pambabola ni si Paul, pero actually hindi bola. Okay. Ano yung pagkakaiba niya sa introduction ni Tertullus? Una, yung kay Tertullus nga talagang OA, di ba? Galing mo talaga. Naging mapayapa kami. Di ba? Napaka mapagbigay mo talaga. Yung sabi kanina, di ba? Yung providence mo. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo. Ngayon si Paul, nagpapasalamat din daw. Pero pansinin nyo, anong pagkakaiba? Kasi, objective siya. Alam nyo yung objective? Kasi nakatingin siya kung ano yung tama at mali. For example, dito, kunwari, ito, magkaibigan kunwari si Juliana at saka si Maros. Tapos, kalaban nila kunwari lang, si Chelsea. Dahil magkaibigan sila, may ginawang mali si Maros, sino kakapihan mo? Ni Juliana. Sino kakapihan mo? Si kaibigan mo si Maros. May ginawang mali si Maros. Pero hindi mo alam. Pero sabi ni Maros, si Chelsea ang sinungaling eh. Sino nga kampiyan mo? Okay, tamo na. Ganun, madalas tayo. Kung sino yung kaibigan mo, maniniwala ka agad, diba? Pero tama ba yon? Lagi? Hindi lagi. So, ang gagawin mo, pansinin nyo yung mga ginamit ni Paul, ha? For as much as I know, okay, alam niya eh, na itong si Felix, alam niya yung mga dealings ng mga Hudyo kasi matagal na siya leader doon, okay? So, ganun tayo. So, katulad sa example ko, gusto yung lumabas na lang? Ha? Makinig, ha? Dito nga kay Sonan. Dito kayo. Sabi ko siya lagi, welcome kayo dito. Huwag kayong magulo, ha? May matututunan kayo kung hindi nyo maintindihan. Tumutok lang kayo, tumingin lang kayo sa akin kahit tulog kayo. At least di kayo maingay. Amen? Ha? Joshua tuloy. Tama ba? Justin. Ah, makinig. So, alam mo, paano mo nalalaman isang bagay? Inobserva mo na matagal na panahon. Amen? Di ka tulad kanina. Eh, kampi ako dito, kaibigan ko to eh. Hindi tama eh. Pag pinag-usapan tama't mali, alam mo yung mga detalye dapat. Amen? Katulog ngayon. Lagi ko din sa'yo. Yung Catholic ganyan. Eh, Catholic ako eh. Kung hindi mo inaalam mo na yung tama at mali, wala ka ng pakialam kay pastor kasi Catholic eh. Hindi kami Catholic. Diba? Pero kung ang gusto mo malaman, ang gusto mo sundin yung katotohanan, alamin mo muna ano ba yung totoo. So, si Paul, ang pinagpasalamat niya sa Diyos tsaka kay Felix, makakapaghusga siya ng tama kasi alam niya yung dinidil niya kasi matagal na siyang governor sa Judah. Okay? Hindi sinabi dito kung ano yung ano niya. Alam ko, Judah yan. Banda, probinsya ng Judah. Okay? Kasi nation eh. Kaya sabi niya dito, masaya akong sa... Ngayon, so anong pwedeng lesson natin dito?
Kung kanina, napapansin nyo, yung last week, dumipensa si Paul, kaso hindi siya ganun ka-confident. Kasi nga, yung mag-uusga sa kanya, sinong mag-tatanggol sa kanya? Mga soldier, anong alam nun? So, kaya ngayon, kung pwede mong gamitin, ganito mga kapatid, kung talagang dating sa panahon na kayo'y akusahan din, alamin nyo rin kung sino yung makikinig. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, pag nag-soul winning tayo, kunwari, may nabanggit ko yung dati kay daddy, di ba? Binastos kami dun eh. So, anong gagawin namin? Wala namang makakapag-usga dun. Nagwawala na yung anak ng demonyo dun. Pinabayaan na namin. So, anong lesson dun? Alamin mo kung nasaan ka. Di ba? At ano yung mapapala mo kung mag-stay ka or iwas ka na lang. So, sa case ni Paul, alam niya magandang ano to, opportunity kasi kung ano yung magiging judgment ni Felix na alam niya kung ano nangyayari sa Judah, makakadagdag yon sa kanya syempre yung mesahe. Malalaman ng mga tao na itong si Paul, lingkod ni Jesus, ay inakusahan ng kasinungaling. Pero ay, mga lingkod pala ni Jesus, parang napansin ko mga okay. Diba? Yun ang gusto niya ay believe ni Paul. At tayo din. Pag inukusahan yung mga Baptist, mga loko-loko yan. Eh, may totoo naman minsan na gano'n. No, hindi lahat. So, alam mo kung saan ka nakalagay. Nakatayo. Amen? Amen. Kaya masaya siya. O, sige, umpasa tayo ngayon. So, ano sinabi niya? Because that thou mayest understand. Yo, ganun na napansin niyo. Alam ko, naiintindihan mo to. At para ngayon, magdedepensa ako, alam ko, maiintindihan mo rin. Ganun yan. Pag ikaw ay magdedepensa, pangunawa ng ibang tao ang hinahanap mo. Hindi yung anong tawag dito, yung simpatsya lang nila. Napansin mo yung mga bata na gustong, kalaban mo to, kalaban ang gagawin ng mga bata. Malakasan ng boses yan, di ba? Regardless kung ano yung tama, malakasan ng boses yung mga batang yan eh. Pero ikaw, pag ikaw yung may pangunawa at alam mo, nasa tama ka, hindi mo kailangan magtaas ng boses. Ang kailangan mo lang, gusto mo maging malinaw yung usapan. Para makita nila ng ibang tao din na nasa tama ka, papaliwanagan mo sila ng maayos at maintindihan kanila. Amen? Kaya may magandang yung isang writer na hindi natin in-endorse, pero maganda yung sinasabi niya. Sabi niya, seek first to understand, then to be understood. Sa Tagalog, hanapin mo muna ang dapat mo munang gawin. Pag may mga conflict, ikaw muna yung maintindi. Ano bang meron tayo dito? Intindihin mo muna. May nag-aaway dito, may nag-asabi, ang dami sinasabi. Ikaw muna yung maintindi. Tapos, pag naiintindihan mo na kung nasaan ka at anong problema at anong mga panig yung mga nagbanggaan dyan, saan ka ngayon, isisik mo na ngayon na ikaw yung maintindihan nila. So, kasi pag hindi mo sila naiintindihan, tapos iintindihan, parang kita intindihan at anong sense naman na maintindihan kita kung hindi mo kami naiintindihan. Naiintindihan nyo? O, intindi na, di ba? Kailangan magkaintindihan at ikaw yung una na kung matalino ka, kung lingkod ka ng Diyos. Kailangan maintindihan mo muna sila and then intindihin ka nila. Ang ganda nung ano ni Paul eh, no? So kaya ngayon, depende sa para siya ay maintindihan, especially nung mag-judge na si Felix. So inumpisahan niya na pansinin niyo, detalyado si Tertullus, wala siyang ano eh, di ba? Wala siyang detalye. Pag ikaw ay wala sa tama, wala kang detalye, masyadong vague 'yung sinasabi mo. Eh, peste 'yan eh. Ano yung sinabi niya? Eh, ringleader yan. Eh, gumawa ng ano yan. Terorista yan eh. Puro ganun niya. Wala kang mapapatunayan doon kasi accusation yun eh. Kung sa palagay mo, ganun siya. Ngayon, ano naman? Diba? Pero pag nasa lugar ka, may detalye ka eh. Tingnan nyo. Ang unang detalye binigay niya, araw. Okay? Kasi kung alam niyo yung mga previous weeks natin, siya ay pumunta lang sa Jerusalem para, syempre, bisitahan yung mga ano doon. Pero, nag-worship din siya sa temple. At may binisita siya doon. At, meron siyang sinabi kasi, ito yung mali sa kanya, sinunod niya eh. Okay? Wala kayo doon, pakinggan niyo lang sa YouTube. Okay? Meron siyang sinunod na hindi niya dati ginawa. But anyway, ibig sabihin lang ng 12 days, bakit, I believe, tawag dito, in-emphasize niya yun. Kasi nga, kung ringleader ka, diba? Yung inaakusa sa kanya, hindi mo gagawin yung 12 days. Diba? Dapat pinagplanuhan mo, matagal ka nun sa lugar, tapos, saka ka manggugulo. Ganun yun. Eh, siya 12 days pa lang siya nun, ibig sabihin. Talagang wala siyang binabalak doon. Manggulo, masama, na mag-terrorize, or
ano yung ginagawa iba, rebelde. Hindi siya ganun, hindi siya makapag-organize ng mob, ng sundalo, ng kilusan sa loob ng 12 days. Amen? Kaya I believe binibigyan niya yung ganun detalye. Kaya sabi dito, binanata niya yung kanyang mga accuser. Sabi niya, wala naman silang mapatunayan eh. Wala nga akong inaway nun eh. Okay? Kasi kung may inaway siya, pwede niyang tanongin, ano ba nang naging diskusyonan niyo? Wala naman siya inaway doon. Kasi sabi niya dito, wala naman ang inaway ito. Lahat naman ng mga tao doon, pumupunta sa temple, maraming tao doon. Walang masama dapat doon. Diba? Kasi sabi ito, wala naman silang nakita na ako'y nakipag-away, neither raising up of people, wala naman akong, oh sige, marami tayo, manggugulo. Wala naman sabing ganun. Wala sa temple, wala sa mga sinagog, wala kahit sa ang city. So nakita niyo gano'ng katiba yung ebidensya ni Paul. Depensa niya. Kasi kung may masabi lang siya, napunta na yung matagal na yun dito nagplano eh. May nag-report na nga na ganyan eh. Na nagbubuo sila ng malaking camp. Wala silang masabing ganun. Amen? Neither can they prove the things whereof they accuse me. So pag wala kang patunay, wala kang kaso. At walang kaso ka sa kalaban mo. So but this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. So pinasok niya na yung totoong issue. At ang issue dito, bakit ako inuusig na itong mga to? Hindi dahil masama akong tao, kung hindi dahil ako ay worshipper ng tunay na Diyos at sila hindi. Hindi sinabing gano'n. Pero ang issue dito, binalik niya sa tama. Amen? Pakinggan nga. Binabalik niya sa tama. Okay, maghiwalay kayong dalawa. Dito ka, ano, gumit na ka doon. Ayan. Si Little Kino talaga eh. Ha? Kuya mo, makulit din eh. Okay. So, bakit niya ginawa yun? Una, yun ang totoo. Okay, recognize nyo ito. Iba, sasabihin niya, hindi naman ako galit sa Kristiyano eh. Pero nilalait mo si Jesus, for example. Okay, maraming ganyan, mga Judaizer. Magkakaroon tayo ng seminar about the Judaizer. Kasi seryosong kalaban natin yan. Kaya sabihin nila, hindi, naniniwala kami kay Yeshua eh. Diba? Yun lang sila, naniniwala daw sila kay Jesus, pero Yeshua muna. Doon sila pumapasok, yung mga kulto na yan. So tatawagin nilang iba si Jesus, mali yung pangalang Jesus. O di, inatake muna rin yung Christianity doon. Diba? Pero sabihin nila, hindi, naniniwala rin naman kami kay Jesus. Pero ang focus lagi nila sa batas, sa batas, sa batas. Ganyan yung mga yan. So ganito ginagawa nito mga to. Kaya dapat i-focus natin sa tamang focus. Parang ano bang maganda example? For example, yung sa China, sinasakop tayo unti-unti, di ba? Anong sinasabi nila, ginagawa nila doon? Di naman to military base. Ano lang to? Pasyalan. Nalagyan lang namin ng konting ano dyan, islands. Hindi to military base. Eh, syempre, naniwala ibang tao, walang masyado naging aggressive. Ngayon, ginawa na talaga nila. Yung Israel, ganun din. Nasakop nila yung buong region. Tinayuan nila ng mga bahay. And then, ngayon, sila nakatira doon. Paano mo sila papalisin? Diba? So, ibig sabihin nito, para makapasok sila, kunwari, hindi kami mananakop. Hindi kami galit kay Jesus. Pero, unti-unti na nagki-creep in. So, ganun din tong mga to. Gusto lang nilang patayin si Paul dahil sa religion niya. Okay? Pero ano yung mga inakusa nila? Parang nanggugulo daw to sa sanlibutan, sa community nila. Bakit ganun? Bakit ganun? Kasi, pag naloko nila ibang tao na hindi naman talaga kami galit dyan kay Paul sa religion niya eh. Okay? Pag na out of focus mo yon, yung tamang focus na religion talaga ang dahilan, ang mangyayari is, hindi nila ma-realize na ang problema pala talaga religion. Naintindihan nyo ba yan? Ito na lang, para makakonek kayo kasi baka hindi kayo nakakonek yung iba eh. Kunwari, kunwari nagbebenta ng, kunwari itong dalawa, nagbebenta ng, ano mang gusto nyo, damit. Si Pamela nagbebenta ng damit. Si Chelsea nagbebenta rin ng damit. Okay? Kasi sabihin niya, siyempre, dati nakakabenta ako ng marami nung wala pa si Chelsea. Okay? E ngayon, kukumpetensya na kami. Naintindihan niyo yun? Kumpetensya. Hindi, sorry, ano na lang, turon na lang, turon.
Nagbebenta to ng tulong, nagbebenta rin to ng tulong. Nari lang, ha? O, syempre, gusto makakuha ng mas maraming customer ni Pamela. So, ang gagawin niya, sisiraan niya ngayon si Chelsea. Kasabihin niya sa barangay, uy, yung tulong ni Chelsea, may ipis, ganyan. May ipis. So, syempre, yung mga barangay, anong gagawin nila? Bibigyan ng action yon, tapos mapapaalis si Chelsea. Kasi ang dahilan naman nun ay sanitary, di ba? Tsaka nutrition, public health. So magkakaroon. Pero ang gusto lang talaga ni Pamela, kunwari lang ha, gusto lang niyang mawala si Chelsea. Pero, ang pinapalabas niya, uy, madumi yung ano niya eh. Naintindihan niya na yung nasabi ko. Hindi niya pwede sabihin, barangay, hulihin niyo to kasi pag... Kasi umukunti yung aking kwita eh. Di ba? Hindi pwede sabihin nyo kasi free market tayo. Benta ka, magbenta ka, pasarapan kayo, pamurahan, ganyan yan eh. Hindi pwede sabihin, ay kasi dumino sa kanya, kaya ako siya nareklamo. Amen? Itindihan nyo na ngayon. So, ganun. Itong mga false teacher na to. Hindi na sila pwedeng bumanat doon sa religion kasi alam nila, eh, kompetensya mo kasi yan eh. Eh, iba Diyos niya. Bayaan nyo lang sila. Eh, pero dahil gusto niya madiin si Paul, eh, may kinalaan, ano yan, ringleader yan eh. Intindihan niyo na ngayon? Kaya ngayon, ang ginawa ni Paul, yung tama niyang gawin, binalik niya sa tamang focus, eh kaya namang galit sa akin itong mga Judaizer na to, kasi dinipreach ko si Jesus, at si Jesus, pinatay nila. Ganun kasimple yun. Kaya ngayon, yung mga Judaizer, galit sa atin, yung mga Islam, galit tayo dyan, hindi lahat ng Islam ha, yung iba dyan, biktima lang din ng false teacher. So, galit tayo sa mga false teacher na yan, yung mga nabiktima nila, mahal natin yan. Amen? I-preach natin sa kanila yung gospel. Kung gusto nilang makinig, salamat. Kung ayaw nila, nila sila pipilitin. Pero mahal natin sila. Ha, sana naintindihan nyo ako. So, binabalik ni Paul doon kasi ang issue talaga ng kanyang ministry, ng buhay niya, bakit niya nini-risk yung kanyang buhay, is para sa gawain ng Diyos. Yun yung totoo. Kaya binalik niya. So, ganun din kayo. Pag kayo sinasideline, katulad ni Chelsea ulit, balik tayo kay Chelsea, anong gagawin mo pag sinabihan kang ganun? Patunayan mo na, una, malinis. Wala. Tapos, ibalik mo yung issue. Kaya naman nagalit sa akin yan, sir eh. Mami, kasi mas masarap yung turong ko, sir eh. Ganun. Inang wise, di ba? Matalino ka. Alam mo eh. Alam mo, wala ka namang ginawa sa kanya. Kung hindi, nagbenta ka rin ng tulon. Kasi ang mga tao sa ano, mahilig sa tulon. Diba? Masama ba yun? Hindi. So, ganun din si Paul. Ako'y inuusig dahil ako'y sumasamba sa Diyos. Hindi sinabi ditong false teacher sila, pero ganun na rin yun. Sila ay false teacher. At saka, pensin nito, ha? Believing all things that are written in the law and the prophets. Parang ganun na naman sa tulon. Sir! Sinabi sa ating policy, dapat malinis, dapat wala sa mga di ba? Sinunod ko naman yun eh. So, ano mangyayari kay Pamela ngayon? Mapahiya siya. Ano? Sinunod ko, nasa ipis. Isa lang naman eh. Dapat wala, tama, patanayan mo, wala, di ba? So, ganun si Paul. Ang sinasabi niya dito, eh wala namang bago sa pinipreach ko eh. Di ba? Yan, mga Hudyo yung mga yan eh. O, tingnan niyo yung Bible niyo. Yung pinipreach ko, nasa Bible na. O paano ako naging heresy, heretic? Diba? So tayo ngayon, pag sinabi kong sa iglesia ni Manalo, si Kristo ay Diyos. Hoy, inaaway mo lang kami. Atagal na nakasulat yan, nangaaway lang. Hindi kita inaaway lang. Winawaning ako yung mga tao laban sa inyo. Amen? Wala ako dapat kaso dito. Matagal na nakasulat eh. Kaya ganun si Paul, ang galing eh. Diba? Eh, nakasulat na yan. Okay? And have woe toward God which they themselves also allow. Ano sabihin nun? Eh, pinipreach ko, pinipreach nyo rin. Yung iba, sa Diyos lang naman tayo nagpreach natin. Ang Diyos naman ang pinipreach natin. Again, kung kayo guilty kasi hindi kayo sa Diyos, problema nyo yun. Pero outwardly, publicly, yung kahit yung mga Hudyo, pinipreach din yung Bible, pinipreach ko yung Bible, eh bakit nyo inaaway? Amen? That there shall be resurrection of the dead, both of the just and the unjust. So, yun yung ginamit niya kung nandito kayo last week, ginamit niya sa mga Sadducees at sa Pharisees. So, again, ang ganda nung ano ni Defensive Paul kasi alam niya yung pinagsasabi niya. So, pwede natin kumpara, tapusin na natin dito. Ano ginagawa natin, mga Baptist, kung bago lang kayo dito? Meron ba kayo dito, sinabi ni Pastor na
na tinatago ko yung aral natin. Nasa YouTube nga tayo, nasa Facebook tayo. Wala tayong ano, kasi alam kong nasa tama tayo, amen? Yung mga Mormons, sinatago nila yan na sinasabi lang, iniwala ba kayo na magiging Diyos kayo? Hindi naman. Eh, ba't sabi ni ganyan? Actually, oo, ganun talaga yan eh. Ganun yung mga style niya mga yun, mga Jehovah's False Witnesses. Hindi nga magpapakilala yan eh. Diba? Tatlo lang naman daw yung mga umiikot-ikot. Yung mga Jehovah, Baptist, tayo, tsaka Mormon. So kaya minsan, magpapakilala na agad ako eh, Baptist po kami. Para yung mga tao, matutuwa rin, iba, kilala yung iba. Matino yan. Walang accusation sa Baptist na kahit tingnan mo dyan, na sira ulo yan. Meron sa mga single, yung mga individuals, may mga loko-loko rin, pero, na ano naman, napaparusahan. Amen? So, yun na muna. Question ba kayo? Okay, sige. Hindi. 15. Yan, sige, tama, no? So, ibig sabihin kasi, ang mare-resurrect, pag sinabi lang namang resurrection, raising up. So, yung mga just, ito yung mga matino, ito yung mga saved. Saan pupunta yan? Sa langit. Pero yung mga unsaved, i-resurrect din sila. Sabi yan sa Daniel, sinabi sa Revelation, mabubuhay din sila, magkakaroon sila ng mag-iba rin yung kanilang katawan, kaso sa impyerno. So, i-raise din sila. Yan yung sabihin nun. Race, hindi sa langit. Ibig sabihin lang kasi ng resurrection, parang back to life yan eh. So, though patay sila sa harapan ng Diyos, impyerno sila, pero usgan sila ulit kasi. So, yun lang ibig sabihin nun. Okay, magandang tanong ngayon sa ano yun, detalye ng end times, okay? So, may question ba? Salamat, andito kayo. Huwag kayong matakot sana sa yung virus yan. Sabihin mo, pag tinanong ka, hindi ka ba natakot sa virus? Ha? Binabakunahan nga iba eh. Tanongin mo kung ilan yung ano, ba't kailangan natin ng bakuna? Ilan ba yung na, nagkasakit tas na naka-recover? Ilan? Tanongin mo. Eh halos lahat gumagaling. Ang namamatay lang talaga yung mga previous, may previous kundi may hinata na yung katawan. Tapos ba't kailangan mo kayong bakunahan? Dahil doon? Really? So, anyway, maraming bagay pa yan. Pero, muna tayo. Okay, let's pray. Dahil na tanong. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa tapos namin pag-aaral. Panginoon, we pray na medyo konting kami, Lord. Igatan niyo po yung mga di nakatend. Itindihan nila kahit online sila. We pray. Ang mensahe niyo po ay napakaganda. Depensa na yung lingkod, Panginoon. Talagang panalo, Panginoon. Sila ay backup niyo, Panginoon. Sila solid ang kanilang ebidensya. Kahit mga sinungaling, mga anak ng demonyo pang mag-accuse sa amin, Panginoon. Kung kami ay totoo, nagpakatotoo sa inyo, we have all the reason, Panginoon, para kami magtapat sa inyo at gawin, Panginoon, ang inyong kalooban. Yung nagsinungaling sa amin, alam namin, Panginoon, na ginagawa lang namin yung inyong kalooban. So we pray ng inyong protection, Panginoon, sa lumalalalo naman daw, Panginoon, na panluloko sa bansa. I pray, Panginoon, na kayo po'y kilo sa amin. Hindi po kami hinto dahil ito po'y inyong commandment. Hindi kami hinto sa pag-gather. Hindi kami hinto sa soul winning. So, we pray na kayo po'y nagawa rin po, Panginoon, ng paraan para kami po'y makapagpatuloy. At yung iba, Panginoon, kung may natatakot, kausapin niyo rin po sila. Mas magtiwala sila kami bawat isa sa inyo. Kaya manalati, in Jesus' name we pray.